안녕하세요. Welcome back, guys, to our channel. This is Casey for Korean Learning Hacks. For today's videos, guys, share ko sa inyo kung paano magsagot ng ganitong kinds ng question. And itong graph na to, hindi ito mawawala sa reading test. And of course, isa to sa pinakamadaling sagutan. Kasi pwede natin siya lagyan ng tips, pwede natin siya apply ng mga keyword para mas mabilis natin siyang masagutan, di ba? And yun yung i-share ko sa inyo. Kung ano ba yung mga keyword na pwede natin sauluhin at tandaan para pag-exam na, madali nating masasagutan ang mga graph. Okay? Pero before guys tayo mag-start, gusto ko lang i-congrats lahat ng nakaabot sa ating 10K registration. Congrats guys! And of course, sa mga hindi umabot sa ating registration, don't worry kasi every year naman guys, nagpapa-exam sila. And, okay, so don't lose hope guys kasi marami pa namang next time. And of course, syempre kailangan keep going lang tayo kasi marami pa namang chances and opportunity, diba? So, before tayo guys mag-start, kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and click your notification bell. Ayan, so sa mga may hawak guys ng SIOM 6, proceed tayo sa palbon or number 8. Basahin ko muna. Daomun konsorop jehe balseng hyun wangimnida. Kurimede han salming arumat nun gosun moshimnika. Yan. So, ito yung nilalaman ng graph. Then, ilbon. Dujang kung sa puda konkrito kung sa opmurul hanun konruja uy suga dumansumnida. Ibon. Cholguk solchi opmurul hanun kunruja uy piyuri kajang nupsumnida. Sambon, kulchak kungsa puda magam kungsa opmurul hanun kunruja uy suga dumansumnida. Sabon, cholgun jurip opmurul hanun kunruja uy suga kajang choksumnida. Okay, so pag ganito guys, pag nasa exam na tayo, focus lang tayo sa kung ano ba ang tinatanong. Ang tinatanong, kurime dehan sol minguru matnun kosun moshim nika. Yan. So, ang keyword natin sa question ay matnun and muot. Matnun, lagi kong sinasabi kapag matnun, ito ay correct. Muot, what? So, ang hinahanap natin ay kung ano ba ang tama. Solmyong, ito ay explanation. Kung ano daw ba ang tamang explanation tungkol dito. Kurim, pwede siyang picture, pwedeng graph, pwedeng figure. Okay? Again, kurim, pwedeng graph, pwedeng picture, pwedeng figure. So, hahanapin natin ang tamang explanation tungkol dito sa figure. Dehan, about. Okay? About. Yan. Then, tulida. Tulida, ito ay wrong. Tulida, wrong. Matda, correct. Okay? So, pag ganyan guys, hahanapin natin itong mga to dito. And titingnan natin kung nagmamatch ba ang sinasabi ng mga choices. Ang sabi sa ilbon, dujang kungsa. Hanapin natin si dujang kungsa. Dujang kungsa, ito. Puda, konkrito kungsa. Konkrito, hanapin natin. Ito, yan. Opmurulhanun, kunruja uy, sugado mansumnida. Ngayon guys, ito, kailangan alam natin. Si Puda, ginagamit siya as... Wait, tapin natin ito. Si Puda... Ginagamit siya, pwede to look, to try, and of course, to compare. Okay? Parang ito ay kaysa or than sa English. Okay? Then, puda, to look, to try, to compare,
or ito, kaysa or than. Okay? And then, op mo. Ang op mo guys ay parang pwede siyang pwede siyang work, pwede siyang task. Okay? Op mo, work or task. Yan. Hanun, to do, from the word hada. Kunuru jaoy, ito ay worker. Okay? Worker. Ang uy, note nyo to guys, ang uy, pwedeng apostrophe S, pwedeng off. Okay? Suga. Ang suga, ibig sabihin to ay number. Okay? Number. Do, more. Pwede, mas. Do, more, or mas. Okay? Da, all. Do, din, or also. Okay? So, huwag kayo mali dito dyan. Ang sabi sa Ilbon, guys, mas madami. Ito, manda, mansum ni da. From the word manda, ito ay madami. Okay? Ang sabi, mas madami ang number ng worker na nagtatrabaho sa konkreto kaysa dujang. Okay? Ibig sabihin, mas madami daw ang bilang ng konkreto kaysa dujang. Tingnan natin kung mas mataas ba si konkreto kaysa dito. Dujang, konkreto. X. Kasi mas mababa si konkreto. Ito, 8%. Ito, 11%. Okay? So, ganun lang guys. Magsagot ng madali ng ganito. Sa ganitong tanong. Okay? Ang keyword natin is puda. Ibig sabihin, pinagkukumpare. Pinagkukumpare natin ang dalawa. Then, tingnan natin ano ba yung action verb. Ang sabi, yan. Do mansum nida. Mas madami, kahit ito na lang tatlo, mas madami ang worker ng konkreto kaysa dujang. Okay? So, kahit ito lang tatlong to, or apat, ang alam natin, masasagot agad natin yung tanong. Diba? Then, mamaya natin i-explain kung ano ba ang tawag dito. Kasi ganito yung way ng pagsasagot natin kapag nasa exam. Okay? Ito naman guys, Cholguk Solchi Okmurul Hanon Kunru Jaoy Piyuri Kajang Nupsumnida. Pag graph guys, Kajang Nupsumnida. Isa to sa vocabs na kailangan alam natin. Kajang, most. Nupsumnida. Pag nup, pinaka mataas. Okay? Highest. Yan. Ang sabi, pinakamataas daw ang ano to? Cholguk Solchi. So, hahanapin natin si Cholguk Solchi. Cholguk Solchi. Nasaan si Cholguk Solchi? Cholguk Solchi. Ito yun, guys. Cholguk Solchi. Okay? Type po lang yan. Ang sabi dito, pinaka mataas daw. So, pinaka mataas ba to? Hindi. Kasi ang pinakamataas ay si Kopujip Solchi. So, ito ay X. Diba? Then, sambon, Kulchak Kungsa. Hanapin natin. Kulchak Kungsa. Ito. Then, Puda. So, ibig sabihin, pinagko-compare. Magam Kungsa. Ito yun. Ang sabi, Do mansum nida. O, di ba? Again, do mas or more. Gets ba guys? Mas or more ang do. Mansum nida. Madami. Ang sabi, mas madami daw ang magam kung sa kaysa kultsa kung sa. Tingnan natin kung tama. Mas madami ba si magam kaysa kay kultsak? Mali.
Kasi mas madami si kulchak. So, ito ay ekis. And then, ito naman, cholgonjurip. Hanapin si cholgonjurip. Cholgonjurip. Ito. Cholgonjurip. Ang sabi, kajang choksomneda. Kajang choksomneda. Kajang most. Chokda, ito ay pandimal ng manda. Okay? Chokda ay kaunti. Itong dalawang to, chokda at manda, ay pandimal or antonyms. Pinaka kaunti ang cholgonjurip. So, tingnan natin kung alin nga ba ang pinaka kakaunti. Yan. So, tama. Ang sagot natin ay sabon. Diba guys? Ganun lang kadaling mag sagot ng graph. So, kailangan i-practice nyo ng i-practice yung mga vocabularies na dapat tandaan kapag nagsasagot ng graph. So, ang mga vocabularies na dapat tandaan kapag nagsasagot ng graph ay itong may mga guhit na ito. Okay? Dagdagan natin. Again, ang kurim ay pwedeng figure or graph, pwede rin picture. Okay? So, focus tayo kay kurim or graph. Suga, kailangan tanda niya to guys. Suga, ito ay bilang or number. Okay? Bilang or number. Then, piyul, ito ay ratio. Piyul or ratio. Then, nukta, nukta, ito ay highest. Okay? Then, natda, ito ay lowest. Okay? Ito ay pandemal. And then, miman, ito ay pababa. Isang pataas. Okay? Then, ano pa ba? Jul, decrease. Null, increase. Okay? Ano pa ba? Cholban. Cholban. Ito ay half or 50%. Okay? Then, dungil. Ito ay equal or same. Okay? Okay. So, ito guys, yung keyword kapag nagsasagot ng graph. So, kailangan alam niyan para mas madali niyong maintindihan ang mga sentence dito. Okay? Then, again, kapag PUDA, ito ay pinagko-compare. Okay? Ganito siya gamitin in a sentence. Pinagko-compare. And huwag kayo malilito guys. Kasi pag, mahirap kasi explain eh. Huwag kayo malilito kasi, di ba, mas sa atin, madami kaysa ang kanila ganito pabalik. Ang konkrito, mas madami ang konkrito kaysa dujang. Pabalik sila. Huwag kayo malilito. Kasi baka ang intindi nyo guys, mas madami ang dujang kaysa kay konkrito. Siya ay pabalik. Okay? Ibig sabihin ito, mas madami to kesa dito. Or ito, ito, wala pala. Halimbawa, ito ay do choksumnida. Halimbawa lang ha, ito ay do choksumnida. Ibig sabihin, mas kaunti ang konkrito kaysa dojang. Okay? So, palaging pabalik yung pag-analyze ng sentence nila. Kaya huwag kayo malilito kapag comparison. And i-note nyo lahat ito guys kasi ito yung pinaka-keyword natin kapag nagsasagot ng graph. Okay? So, explain na natin to. Since tayo ay nasa review, explain na natin lahat ng vocabularies na ginamit nila. Daum, ito ay next or following. Konsorop, ito ay construction. Construction. Jehe, ang jehe ay disaster. Okay? Disaster. Balseng, ito ay occur.
occur. Hyunwang imnida. Hyunwang, ito ay status. So, ito daw, sumusunod na graph ay status ng construction disaster. Okay? So, parang may na-occur. May nag-occur na construction disaster. And ito yung status nila. Kurimede hansal mingilumat nun gosun moshim nika. Ano daw ang pinaka-tama na explanation tungkol dito sa figure. Magam kung sa, ang magam kung sa guys ay finishing work. Magam, ibig sabihin ito ay deadline. Deadline. Pero pag sinabing magam kung sa, ito ay finishing work. Okay? So ito na yung mga malalapit ng matapos na work. Then cholgunjirip. Ang cholgunjirip guys ay ito yung mga rebar. Okay? Cholgun, chol, bakal, 'di ba? Pag sinabing cholgun, rebar. Jurip, ang jurip pwedeng assembly, rebar assembly or construction. Okay? Kung sa and jurip ay synonyms. Okay? Again, kung sa and jurip synonyms. Dujang kung sa, ang dujang kay guys ay yung mga coating, okay? Pang coating. Then kopojip, solchi, ito ay mga formwork. Ito yung may para siyang mga tapos nang gawin, formwork. Ang solchi, ano ba? Solchi installation. Oh, tama, installation. Installation. Yan. Solchi. Okay? Formwork. Then, kita, ito ay etc. Konkrito kung sa, mga konkrito. Then, cholgul solchi. Again, ang chol, bakal. Cholgul, steel frame. Okay? Steel frame. Solchi. Solchi? Anong solchi? Installation. Then, ano ba to? Kulchak. Ang kulchaks, guys, ay yung paghukay. Kulchak. Excavation. Paghukay. Kung sa, construction. Ayan. So, yan, guys, ang ibig sabihin ng mga vocabularies na yan. And ito ay mga related sa consorop or construction industry. Then, dito, na-explain ko na si Ilbon kanina, sabi, mas madami ang number ng worker na nagtatrabaho sa konkrito kaysa dujang or sa mga coating. Then, ibon, pinakamataas ang ratio, piyul. Piyul, guys, ay ratio. Okay? Ratio. Pinakamataas ang ratio ng worker na nagtatrabaho sa cholgun jurip. Ah, sorry. Cholgul solchi or yung mga steel frame. Okay? Then, sambon, mas madami ang number ng worker na nagtatrabaho sa magam, ito, sa mga finishing work, sa magam, kaysa kulchak. Ang kulchak ay paghuhukay. Okay? Then, ito naman, pinakakaunti ang number ng worker na nagtatrabaho, ito, na nagtatrabaho sa cholgunjurip or sa mga rebars. Okay? Yan. So, ang sagot natin ay sabon. Diba? Easy lang guys magsagot ng graph. Basta alam natin yung mga vocabularies and keyword. Ang keyword, again, ay ito. So, kailangan i-analyze nyo lahat yan. Tandaan nyo yan, guys. Okay? Ito ay equal. Yan. Diba? So, marami na naman kayo natutunan ngayon. And yung jail, guys, ito, lagi kasi siya ginagamit. Ay, jail. Sorry. Kajang. Lagi kasi siya ginagamit. Ang kajang, most, diba? Pwede jail.
Okay? Jail. Pwede rin gamitin si go-oy. Ang go-oy parang almost. Ibig sabihin. Yan. Minsan ginagamit din siya sa mga graph. Sa mga sentence na about sa graph. Ano pa bang pwede kong ituro dito? Hyunwang. Hyunwang status. Sangte. Ah. Si Hyunwang status. Sangte. Sangte. Ay. Ano ba? Yan. Sangte para siyang situation. Yan. So, pwede silang synonyms. Hyunwang at sangte. Status at situation. And then, ito, si Balsing, parang naturo ko na to dati sa inyo. Synonyms niya si itda at si, ay, sorry, sengida. Yan. Ano ba ang pinagkaiba ng tatlong yan? Balsing, okur. Itda, di ba sabi ko, ang itda, pwedeng to have, pwedeng to exist. Then, sengida, to happen. To happen. Okay. So, ito, to occur, at si sengida, pwede siyang gamitin sa mga situation. Ito naman, to exist, parang, para siya sa mga noun. Okay? Sa mga things, sa mga person. Okay? Yun ang pinagkaiba nila. Pero ito ay synonyms. Pwede silang, ano nga ang synonyms? Pisuthan. Okay? Yan. So, busog na naman tayo guys sa vocabs for today. At sana, aralin nyo lahat yan kasi makakatulong yan sa inyo para mas mabilis kayong maka-analyze ng mga sentence. Okay? So, yung mga reviewer guys na pinamimigay ko sa inyo, i-practice nyo na i-practice. And if ever guys, natapos na kayo sa reviewer na sinend ko sa inyo, pwede ulit kayo mag-email sa akin at humingi ng another reviewer. Okay? So, libreng-libre lang yan, guys. Diba? So, again, sa mga umabot, guys, ng registration, sana lahat kayo ay qualified. And tuloy-tuloy na yung pag-review natin hanggang sa mag-exam na tayo. Okay? So, hanggang dito na lang muna tayo, guys. So, daom siya ganito. Payo, kamsahamnida!